Umagang umaga ay nagkakagulo na ang magkaka-opisina sa may pantry ng Monty Group of Companies. Ang pulutan sa kanilang kwentuhan at tawanan ay walang iba kundi ang kanilang boss, na kahit kailan ay hindi pa nila nasisilayan ang mukha. At nangunguna sa pang-ookray sa posibleng itsura ng boss nila ay walang iba kung hindi si Batsiba o Batsi kung tawagin ang kanyang mga kaopisina. Pustahan tayo! Kung hindi ubod ng taba ay maraming tigidig sa mukha ang boss natin na yan. Tapos may makapal na salamin at naka-braces ang sungki-sungking ngipin, sabay hagalpak ng tawa ni Batsi. Grabe ka naman, Batsi! Ano yun, lalaking Betty La Fea? Malay mo naman, mahiyain lang. Oo nga, o baka may anxiety or trauma sa mga tao. Sayaman niya, imposibleng hindi siya magamot kung may trauma siya, no? Giit pa rin niya sa mga kaopisina. Yun na nga eh, mayaman siya, kaya imposible naman na hindi siya magpa-opera kung ganun yung itsura niya, diba? Tama. Siyempre kung nag-uumapaw ang pera ko, magpapa-opera ako. Yung mas gagwapo pa ako kay Papa P at Papa Lloydie. Malay mo naman, wala nang pag-asa kahit magpa-opera pa siya. Tama na nga, baka mamaya marinig tayo ng mga manager natin. Inisang lagok ni Batsi ang kape, na lumamig na dahil sa pagchichismisa nila ng mga katrabaho. Sigurado naman na ikaw yung malalagot. Ikaw tong sobrang makapanglait sa boss natin eh. Naiilang natura ng kaopisina niya na si Tati. Kita mo tong mga to. Parang ako lang yung lumalait sa boss natin ha. Kayo rin kaya. Bumalik na nga tayo sa mga pwesto natin. Nauna nang lumabas ng pantry si Batsi. Ay, butiki! Napatili siya sa gulat ng may nakabangga siyang lalaki pagkabukas niya ng pintuan ng pantry. Sorry, miss. Nagmamadaling tumakbo ang lalaking nakahudi at mask, paalis. Kunot ang noo na nasundan na lang ng tingin ito ni Batsi. Sino naman kaya yun? Bagong messenger ng company? Napakibit balikat na lamang ito tsaka nagpunta sa opisina ng executive secretaries ng CEO ng kumpanya. Secretaries dahil dalawa silang sekretary ng boss nila. Siya ay assistant ng lalaking secretary ng boss nila na si Frederick na siyang humaharap sa boss nila. At siya naman ay sa opisina lang nakatoka at sa mga kliyente nila. Kaya naman hindi niya pa talaga nakikita kahit kailan ang kanyang boss. Hi Frederick, nasa office niya na ba si boss? Tanong ni Batsi pagkapasok niya sa opisina nila. Oo, ando na si boss. Kaya pakiprepare na ng coffee niya. Baka madala ko na sa opisina niya. Nakangiting tugon ni Frederick sa dalaga. Napangiti naman si Batsi sa narinig. Pwede bang ako na yung magdala sa kanya ng coffee niya? Nag-beautiful eyes pa siya sa binata. Pero wala itong epekto dahil kaagad na umiling si Frederick. I'm sorry, Batsi. But you know the rules, right? Napaingon si Batsi sa sinabi ng kaharap. Ang daya. Bakit ikaw pwede mo siyang makita? Dahil may tiwala siya sa akin. Napasinghap at natutop ni Batsi ang bibig. What? Nagtatakang tanong ni Frederick sa dalaga. Huwag mong sabihin na may relasyon kayo. Ano? Bakla ka? Hindi ah, hindi ako bakla. Umiling pa natanggi ni Frederick. Kung hindi ikaw. Oh my, si boss ang bakla. Natutop ni Frederick ang noo sa sinabi ng dalaga. Hindi bakla si boss, okay? And don't you dare to spread a rumor about that, okay? Babala pa nito. Oo na. Bakit kasi ayaw niyang magpakita sa iba? Pangungulit pa niya sa kasama. Ipagtimpla mo na siya ng kape. Ayaw ng boss natin na pinaghihintay, remember? Oo na po, eto na, magtitimpla na. Nakangusong tumalima si Batsi. Nasa loob ng office nila ang coffee maker para lang sa boss nila. Kumpleto na rin ang mga kailangan niya sa pagtitimpla ng kape nito. Pagkatapos magtimpla ay nilagay niya ito sa tray kasama ng paborito nitong kapares ng kape nito. Ito na, inilapag niya sa mesa ni Frederick ang tray. Hindi ba talaga pwedeng ako magdala nito kay boss? Hirit pa niya, baka sakaling pumayag ito. It's a no, Batsi. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Yung mga office na kailangang dalhin sa office ni sir, kunin mo na lang sa finance, planning at marketing team, okay? Bili ni Frederick tsaka ito tumayo at binitbit ang tray palabas ng office nilang dalawa. Nakakainis? Bakit kaya ayaw niyang magpakita sa iba? Siguro pangit talaga siya. Palatak niya tsaka tumalima para gawin ang bilin sa kanya ni Frederick.
samantalang sa office ng boss ng kumpanya. Sir Rod, pasensya na po sa mga narinig niyo. May pagkatabi lang po talaga si Batsy. Pero mabait, matalino at masipag naman po siya. Nahihiya nga wika ni Frederick sa boss nila para sa dalaga. Lingid kasi sa kaalaman ni Batsy, nadidinig at nakikita sila ng boss nila sa opisina nila dahil sa hidden camera na nakakabit doon. It's okay. Actually, I find her amusing. Nakangiting tura ng binatang bilyonaryo. Sir? Napamaang si Frederick sa boss dahil ang inaasahan niya ay magagalit ito. Don't think about it, Frederick. It's okay. Nangingiti na sumimsim ito ng kape. Talaga po, sir? Yeah. Muli itong sumimsim ng kape. I really like this coffee. Tukoy niya sa kape na itinimpla ni Batsiba. Masarap po talagang magtimpla ng kape si Batsy. Batsy? Not Batsiba? Are you too close? And pinagtitimpla ka din niya ng kape? Kunot ang noon na tanong ni Rudney sa sekretary niya. Naiilang na napalunok muna ng laway si Frederick bago sagutin ng boss. Yes sir. Yun po kasi yung tawag naming lahat sa kanya. At saka minsan lang naman po. Sinasabay niya na ako ipagtimpla ng kape. Okay. Batsy ha? Hinihimas ang baba at napatangutango ito. May utos pa po ba kayo, sir? Wala na. Yun na yung lahat ng schedule ko for today. Yes, sir. Alright. I'll be at my bar tonight. Doon mo nalang iset yung meeting with Mr. Logan Clifford. Bili ni Rodney sa sekretary. Okay po, sir. Tugon ni Frederick sa boss tsaka ito lumabas ng opisina. Naiwan doon ang nakangiting si Rodney. Pagkatapos ng oras ng trabaho ay excited ng mag-out si Batsy. Balak niya kasing sorpresahin ang kanyang nobyong si Mike Burt. Anniversary kasi nilang dalawa ng araw na yun. Maaga pa naman para sa hapunan kaya dumaan siya sa grocery. Balak niya kasing ipagluto ang nobyo. Pagkatapos mamili ay dumiretso ang dalaga sa kondo ng nobyo para doon na sana magluto. Total naman ay alam niya ang passcode ng unit nito. Ha? Kumunot ang noon ni Batsy dahil hindi nakalocked ang pinto ng unit ng nobyo. Ang aga naman yata niyang umuwi. Mamaya pa dapat siya. Naku, masisira ang surprise ko nito sa kanya eh. Wala siyang choice kundi pumasok na lang siya sa loob. Pero mas lalong nagsalubong ang kilay niya nang makarinig ng hagikik ng babae na nagmumula sa kwarto ng nobyo. Sino yun? May kasama ba siya sa kwarto? Hindi, baka nanonood lang siya ng movie. Kumbinsin niya sa sarili. Pero iba na ang nararamdaman ng dalaga. Kaya naman dahan-dahan siyang umakyat papunta sa kwarto ng nobyo. Nanginginig ang mga kamay na pinihit ni Batsy ang doorknob. At halos gumuho ang mundo niya sa nasaksihan. May kasamang babae si Mike Burt sa loob ng kwarto at naghahalika ng dalawa. Mike Burt? Batsy! Nanlalaki ang mga matang napalingon sa kanya ang nobyo na agad na itinulak ang babaeng kahalikan. Aray! Daing ng babae na nahulog sa kama. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses at nangingilid ang luha na tanong niya sa nobyo. Batsy, let me explain, okay? Sinubukan ni Mike Burt na lumapit sa dalaga pero humakbang ito palayo. Explain what, Mike, ha? Nakita ko na! Nagtutukaan kayo! Niluloko mo ko! Dahil sa galit na nararamdaman ay pinagbabato niya sa dalawa ang mga pinamili na hawak niya pa rin pala. Walang yaka! Mga baboy! Todo ilag naman ang dalawa. Ah! Aray! Mike Burt! Do something! Tili ng babae. Sa inis ni Batsy ay ibinato niya dito ang hawak na pakwan na balak niya sanang gawing dessert nila mamaya. Sapul ang babae. Ah! Look what you've done to me! Tili nito habang inaalis sa mga pakwan na sumabog sa mukha nito. Hindi naman malaman ni Mike Burt ang gagawin. Batsy, let's talk, okay? Kausapin mo yung mukha mo! Inihagis niya sa nobyo ang mga sangkap na natira sa hawak na paper bag. Saka sa patakbong lumabas. Batsy! Sigaw ni Mike Burt na tinangkang habulin ang nobya. Pero pinigilan ito ng babaeng kasama. Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang habulin. At least, ngayon alam na niya. Nakakainis lang. Tingnan mo yung itsura ko. Maktol ng babae na puno ng pakwan ng katawan. I will talk to her. But not now. Let's just shower together.
Malanding tanong ni Mike Bird sa babae na nakakaakit na hinila ang binata papuntang banyo. Samantalang si Batsy naman ay umiiyak na sumakay ng taxi. Ma'am, ayos na po ba kayo? Tanong na matandang driver ng taxi. Hindi po, Manong. Sabay at tungal ng dalaga. Pinagpalit niya ako sa mukhang hipon. Naiiling na inabutan ito ng tisyo ng driver. Iiyak mo lang yan, iha. Marahil ay hindi talaga siya ang lalaking para sa'yo. Mabuti na ngayon pa lang ay nalaman mo na kung anong klase siyang lalaki, iha. San ba kita ihahatid? Tanong nito sa dalaga. Doon po sa mamahaling bar na malapit. Tama po kayo, Manong. Pero kailangan kong lunurin muna yung sarili ko sa alak ngayong gabi. Sabay singa niya sa tissue. Naiiling na nagmaneho na lang ang matandang taxi driver. Mag-ingat ka, iha. Bilin pa ng matanda pagkabayad ni Batsy dito. Salamat po, Manong. Kayo din po. Nginitian ito ni Batsy at saka naglakad papasok sa bar. Kilala at sikat ang bar na yon sa mga mayayaman at edukadong tao na gustong mag-relax pagkatapos ng maghapong trabaho. Kaya naman confident si Batsy na hindi siya mapapahama kahit na magpakalasing siya. Kuya, bigyan mo nga ako ng matapang na alak. Sabi ni Batsy sa bartender na namataan sa bar counter. Naupo siya sa isa sa stool chair at hinintay ang order niya. Here's your order, Miss Beautiful. Wika ng bartender tsaka inilapag ang baso sa harapan ng dalaga. Thanks. Natigilan saglit si Batsy nang masilayan ang bartender. Malaki ang pangangatawan nito at gwapo. Pero wala sa mood ang dalaga para humanga sa kahit na sino sa mga oras na yun. Isa pa? Hirit niya pagkalagok ng alak. Okay, Miss Beautiful. Binigyan ulit siya ng bartender ng alak at inisang lagok lang ulit yun ni Batsy. Isang baso pa, please. Ay hindi. Bigyan mo na kaya ako ng isang bote niyan. Don't worry, may pambayad ako. Are you okay, ma'am? Hindi. Kaya bigyan mo na ako ng alak. Dali! Alright, relax, ma'am. Nakangiting sabi nito kay Batsy. Huwag mo akong akitin, Pogi. Broken ako ngayon, kaya marupok ako. Nakaingos na reklamo niya sa kaharap. Tinawanan lang siya nito, tsaka tumalikod para kumuha ng alak. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Basti na pagmasdan ang makisig na katawan nito. Pero nang maalala ang ginawa ng nobyo ay napasingot siya. Ang mga lalaking macho at gwapo, manluloko. Natutop niya ang bibig. Hindi niya sinasadyang lakasan ang boses niya. Nakangiting humarap sa kanya ang bartender at inabot ang order niyang isang bote ng alak. Hindi lahat, ma'am. Kasi kahit pangit, manluloko na rin ngayon. Sa bagay, may point ka dun. Nagsalin ang dalaga ng alak sa baso niya tsaka ito tinungga. Napangiwi siya sa pait. Pero mas mapait ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Manluloko! Cheater! Magsama silang dalawa! Mga pangit sila! Muli siyang tumungga ng alak. Ilabas mo yan. At least ngayon pa lang, nalaman mo na. Habang hindi pa kayo kasal, diba? Napaangat ang tingin ni Batsy sa bartender. Paano mo nalaman na hindi pa kami kasal? Dahil wala kang suot na singsing. Tinignan ni Batsy ang mga daliri niya. Oo nga naman. Wala akong balak magpakasal sa babaerong yun. Nagsalin ulit siya ng alak sa baso tsaka ito ininom. Hanggang hindi niya namalaya na halos maubos niya na ang laman ng bote. Hey, are you okay? Tama na yan, Miss Batsy. Mukhang lasing ka na. Awat ni Rodney sa dalaga na napakarami ng nainom na alak. Namumungay ang mga mata na nagangat ng ulo ang nakadukduk na sa bar counter na si Batsy. Tinawag mo akong Batsy? Bakit alam mo yung pangalan ko? Kilala mo ba ako? Tanong niya sa lasing na tono. Napatapik naman sa noo si Rodney nang ma-realize na nadulas siyang tawagin ang pangalan ng dalaga. Sinabi mo sa akin kanina yung pangalan mo, Miss Batsy. Ganon? Lasing na yata talaga ako. Hindi ko na matandaan eh. Actually, dalawa ka na nga sa paningin ko eh. Pagkasabi nun ay napabalik ito sa pagkadukduk sa counter. Miss Batsy! Hey! Batsy! Mahinang niyugyug ito sa balikat ni Rodney pero hindi matinag ang dalaga. Nakatulog na yata. Lasing na nga siya.
Naiiling at nangingiting pinagmasdan niya ito. The question is, paano ko sa iuuwi? I don't even know where she lives. Namumroblemang tanong sa sarili ni Rodney. Sir, Mr. Clifford is already here. Impurma sa binata ng assistant niya na si Frederick. Bring him to the VIP lounge and you will accompany him and discuss our proposal. Sir, ako po? Napamaang na tanong ni Frederick sa boss. Yes. And one more thing. Can you tell me the address of Miss Batsiba? Nasundan ni Frederick ang tingin ang tinutumbok ng mata ng boss. Si Batsi po ba yan, sir? Gulat na tanong nito sa boss niya. She seems devastated. Hindi ko dapat siya hinayaang magpakalasing. But I will be responsible for her. Ako na ang maghahatid sa kanya. Paliwanag niya sa tauhan. Sir, ako na lang po yung maghahatid sa kanya. Presinta ni Frederick. Nagkasalubong ang kilay ni Rodney sa assistant. No, ako na. Just give me her address. Giit niya. Okay po, sir. Isesend ko na lang po sa inyo ang address ni Batsy. Ito po ang susi ng kotse niyo. Inabot ni Frederick sa boss ang susi. Thank you. Ikaw nang bahalang mag-explain kay Mr. Clifford. Bili niya sa tauhan habang inaalis ang suot na apron ng bar. Yes, sir. Nasundan na lang ni Frederick ng tingin ang paalis na boss habang buhat-buhat si Batsy. Isinakay naman ni Rodney sa kotse niya ang lasing na dalaga para ihatid sa apartment nito. She looks wasted, hurt and devastated. Naiiling na pinagmasdan niya ang dalaga bago in-start ang makina ng kotse. And she didn't deserve it. Napabuntong hininga na lang siya tsaka pinaandar ang kotse. Mabilis naman niyang nahanap ang address na sined sa kanya ng assistant. Hindi ito isang high-end apartment pero mukhang maayos naman at ligtas ang lugar. We're already here, Batsy. Sinubukan niyang gisingin ang dalaga pero hindi man lang ito natinag. Kaya naman no choice na siya kung hindi buhatin ito. Mabuti na lang at hindi kaabigatan ng dalaga at sanay na rin si Rodney na magbuhat ng weight sa gym. Now, nasan yung susi mo? Okay, her bag. Napatingin ito sa hawak na bag ng dalaga at kinapa sa loob nito ang susi ng apartment ng dalaga. Alright, there you are. Inilibot ng binata ang paningin na makapasok sa loob ng apartment at mabuksan ang ilaw nito. So, she's living alone. I guess that's her room. Tinungo ni Rodney ang pinto malapit sa may sala. Her place is simple but comfy and clean. Maingat na inilapag niya ang dalaga sa kama nito. Patayo na sana nang tuwid si Rodney nang biglang hawakan ni Batsy ang kamay niya. Mike Bert, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Kunot ang noo at salubong ang kilay na pinagmasdan nito ni Rodney. She's asleep. So, yun pala ang pangalan ng boyfriend niya. Nananloko sa kanya. She didn't deserve that kind of guy. Akma na sanang aalisin ni Rodney ang kamay ng dalaga. Pero nagulat ito nang bigla na lang siyang hilahin ng dalaga. Kaya naman nawala sa balanse niya ang lalaki at bumagsak sa dalaga. Oh! Mike Bert! Agad na sanang tatayo si Rodney pero napatitig siya sa mukha ng dalaga. Hindi niya maintindihan pero bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig siya sa maamong mukha nito. May tumulong luha sa gilid ng mata nito. Kaya naman pinunasan niya ito gamit ang kamay niya. Huwag mong iyakan ng walang kwentang ex mo. Wika niya habang pinupunasan ang luha ng dalaga. Itutuloy niya na sana ang pagtayo pero hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Batsy. Hinawakan ito ang magkabilang pisngi ni Rodney tsaka ito hinalikan ng madiin. Nanlaki ang mga matang napatingin na lang ang binata sa dalagang nakapikit pa rin. Tinangka ni Rodney na itulak para pigilan si Batsy sa ginagawa pero pursigido ito sa ginagawang paghalik sa binatang mukhang iniisip nito na ang nobyo niyang si Mike Burt. Hanggang sa hindi na namamalaya ni Rodney na tumutugon na pala siya sa halik ng dalaga. Hindi niya maintindihan pero may kakaiba siyang nararamdaman sa kinagigiliwang empleyado na walang ginawa sa opisina kung hindi ang laitin siya. Dahil kahit kailan ay hindi pa siya nagpapakita sa mga ito. Kaya walang ideya ang mga ito sa totoong itsura niya. Sinubukang pigilan ni Rodney ang sarili pero dahil sa kalasingan at sa pag-aakalang ang naglokong boyfriend ang kasama ay ayaw paawat si Batsy sa paghalik sa binatang kasama.
na wala siyang kamalay-malay na ang boss niya pala ito. Kaya naman nangyari ang hindi inaasahang mangyari. Kinabukasan, nang magising si Batsy ay masakit ang ulo nito sa hangover. Ah, ang sakit ng ulo ko. Bakit ba kasi ako nagpakalasing kagabi, ha? Napamulagat siya nang ma-realize kung nasan siya. Paano ako nakauwi kagabi? Pabigla siyang bumangon pero napahiga rin kaagad nang maramdamang masakit ang katawan niya. Ouch! Bakit ang sakit? Huwag mong sabihin. Napasinghap at natutok niya ang bibig nang may naalala. Anong ginawa ko? Hindi si Mike Burt ang kasama ko kagabi. Hindi ko sa kanya isinuko ang bataan. Mangyak-ngyak na pilit na inaalala ang mga nangyari. Huwag mong sabihin, yung gwapong bartender sa bar kagabi? Hindi! Masakit man ang katawan ay pinilit ni Batsy ang sarili na bumangon at kumilos para pumasok sa trabaho. May importanteng kliyente siyang dapat kausapin. Kaya naman hindi siya pwedeng lumiban sa trabaho. Ilang beses siyang tinawagan ni Mike Burt pero hindi niya sinasagot ang tawag nito. Ang kapal na mukha niyang tawagan pa ako pagkatapos na nakita ko sa kondo niya. Magsama sila, mga taksil, mga pangit. Nang gagalaiting pinindot niya ang boto ng elevator kung saang floor siya pupunta. Natahimik lang siya nang may ibang sumakay sa elevator. Busy ang dalaga sa pagsumpa kay Mike Burt at sa babae nito sa isip niya. Kaya hindi man lang niya sinulyapan ang taong sumakay ng elevator. Pero napapikit siya nang maamoy niya ang pabango nito. Ha? Huh? Napadilat si Batsy at natigilan. Bakit parang pamilyar sa akin ang amoy na to? Tanong niya sa isip niya. Pero bago niya pamalingon ang lalaking kasama sa loob ng elevator, ay huminto na ang elevator at lumabas na ang lalaki. Kaya naman ang tanging likod na lamang nito ang nakita ni Batsy. Teka, nandito na rin pala ako sa floor ng office namin. Wait! Sinong lalaking yun? Nagtataka na lumabas ng elevator si Batsy. Agad naman itong sinalubong ng kasamang si Frederick. Batsy, you're late. Anong nangyari sa'yo kagabi? Are you okay? Magkakasunod na tanong nito na ikinakunot ng noo ni Batsy. I'm sorry, nalate kasi ako ng gising. Nalasing kasi ako last night. Alam mo na, anniversary namin. Alanganin ngiting tura niya sa kaharap. Itatanong pa lang sana ni Batsy kung sino ang lalaking nakasabay niya sa elevator pero biglang tumunog ang phone ni Frederick. Hello? Sir? Yes po. Andito na po si Miss Trinidad. Sandaling nakinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya si Frederick. Po? Are you sure of that, sir? Sige po. I will tell her that. Tumingin ito kay Batsy pagkatapos makipag-usap sa telepono. Sino yun? Nagtatakang tanong ni Batsy. Ipagtimpla mo ng kape si sir. Then bring it to his office now. Seryoso? Yes, kaya kilos na. Huwag mong paghintayin yung boss natin, okay? Nakangiting tinapit ni Frederick ang balikat ni Batsy. Hindi naman makapaniwalang kumilos na si Batsy para ipagtimpla ang boss. Habang nagtitimpla ng kape ay napapaisip siya. Ha? Huh? Napasinghap ito nang may na-realize. Siya kaya yung nakasabay ko sa elevator? Pero bakit di niya ginamit yung private elevator? Hey, tama na nga Batsy. Ihanda mo na lang ang sarili mo na makaharap yung boss mo. For the first time. Binitbit niya ang tinimplang kape at lumabas ng opisina nila ni Frederick para pumunta sa opisina ng boss nila. Makikita ko na sa wakas kung anong tinatagong itsura ng boss namin. Kaya ayaw niyang magpakita sa mga empleyado niya. Huminga muna ito ng malalim bago kumatok sa pinto. Sir, can I come in? Yes, come in. Huh? Natigilan si Batsy nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ng boss. Sir, ito na po ang... Natulala si Batsy at napanganga nang masilayan niya ang mukha ng boss. Good morning, Miss Trinidad. Nakangiti na bati nito sa dalaga. Ikaw? You remember me? Nakangising tanong ni Rodney sa dalaga. Nanlalaki ang mga matang natutop ni Batsy ang bibig. O lupa, I mean simento, lamunin mo na ako sa mga oras na to. Siya yung bartender kagabi. Sa kanya ko isinuko yung perlas ng silanganan at hindi si Mike Burt. Gusto nang maglaho ni Batsy sa mga oras na yon. Can I have my coffee?
pukaw ni Rodney sa tulalang dalaga. Yes, sir. Nanginginig na tumalima si Batsy at inilapag sa mesa ng boss ang tasa ng kape. Hindi pa naaalis ni Batsy ang kamay sa tasa ng akmang kukunin na ito ni Rodney. Kaya naman imbis na ang tasa ay ang kamay ni Batsy ang nahawakan ito. Excuse me, sir. Yung kamay ko po. Pulang-pula ang mukha na sabi ni Batsy. Oh, sorry. Hindi inaalis ang titig kay Batsy na inalis ni Rodney ang kamay. Wala na po ba kayong iuuto, sir? Lalabas na po ako. Nagmamadaling tumalikod si Batsy para sana lumabas na ng opisina ng boss. Pero napahinto siya sa sumunod na sinabi nito. About what happened last night. Nahigit ni Batsy ang paghinga at napapikit. Gosh, naaalala niya. Siya nga yung bartender kagabi. Look at me, Miss Trinidad. Mautoridad na wika ni Rodney. Napayuko naman na humarap sa binata si Batsy. Hindi ko alam at hindi ko sinasadya yung nangyari kagabi, sir. Lasing ako. Akala ko yung manluloko kong ex yung kasama ko. Nandilim naman ang mukha ni Rodney sa narinig. Tumayo ito at lumapit sa dalaga. So you are thinking of your ex-boyfriend last night instead of me? May himig ng sama ng loob at disappointment sa boses niya. Napamaang naman si Batsy sa boss. Sir? I guess we have to do that again. And this time, gusto ko, ako na ang iniisip mo, hindi yung ex mo. Mas inilapit pa ni Rodney ang sarili sa dalaga at tinitigan ito ng matiim. Nayakap naman ni Batsy ang sarili sa narinig. Sir, wag po. Nang makita ang reaksyon ni Batsy ay hindi napigilan ni Rodney ang tumawa. You are really funny, Batsy. Muli na namang napatanga si Batsy sa gwapong boss. Tinawag mo kong Batsy? Why not? Tinatawag ka ng lahat ng Batsy. Ako hindi. Hindi naman po sa ganun, sir. Nagulat lang po ako. Alanganin ang ngiti niya. About what happened, kalimutan mo na yung nangyari, sir. Pagkasabi nun ay mabilis na tumakbo palabas ng opisina ni Rodney si Batsy. Batsy! Tawag ng binata pero hindi huminto si Batsy. Sa labas ay nakasalubong ni Frederick si Batsy. Batsy, anong nangyari? Saan ka pupunta? Masama ang pakiramdam ko. Uuwi na muna ako. What? Wala nang nagawa pa si Frederick nang kunin ni Batsy ang gamit niya at saka nagmamadaling umalis. Where is Batsy? Tanong ni Rodney sa assistant. Sir, nagmamadaling umalis po. Baka po may emergency. Sabi niya kasi uuwi na muna siya. Give me her phone number. I will call her. Yes, sir. Nagtataka man ay tumalima na lang si Frederick sa utos ng boss. Pagkatapos makuha ang cellphone number ni Batsy, ay tinawagan ito ni Rodney. Pero hindi sinasagot ng dalaga ang tawag niya. Kaya naman nagpa siya ang binata na puntahan na lang ito sa apartment nito. Ngunit wala doon si Batsy. Inaasahan na kasi nito na baka puntahan siya doon ng boss. Kaya naman nagpunta na muna siya sa kanyang kaibigang si Becky para makaiwas kay Rodney. Yan ang napapala ng nagiinom tapos hindi man lang nag-aaya. Nakaingos na banat ni Becky sa kaibigang nakasalampak sa carpet sa sala niya. Bakla, paano kita aayain? Saks pa yung lola mo sa kataksila ng lecheng Mike Burt na yon. Palatak naman ni Batsy habang nilalantakan ang inihaing pagkain ng kaibigan sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Becky sa tinura ng kaibigan. Mga lalaki talaga? Sinayan niya lang ang 2 years relationship niyo. Pero at least nalaman mo na mas maaga na ganun pala siya. Hindi mo siya deserve, no? Kaya move on ka na, girl. Ano pa nga ba? Alangan namang patawarin ko pa siya. Magsama sila ng hipo na yun, no? Pero dahil din sa kanila, may isa pa akong problema. Napahinto si Batsy sa pagkain. Ano naman yun? May ikukwento ako sa iyo, bakla. At sinimulan ngang ikwento ni Batsy sa kaibigang si Becky ang namagitan sa kanila nang inakala niyang bartender lang sa bar na si Rodney, na boss niya pala na nilait-lait niya sa opisina. Napasinghap at natutop ni Becky ang bibig matapos marinig ang kwento ng kaibigan. For real? Siya talaga yung boss na nilalait-lait mo? Yung lalaking chinichismis mo ang Betty La Fea? Hindi makapaniwalang tanong ni Becky. Siya nga... Ang liit naman kasi ng mundo, sa lahat ng pwede kong maka one night stand, yung boss pa talaga namin.
bakit naman kasi siya naging bartender kagabi? Maktol niya habang nakasabunot sa sariling buhok ang mga kamay. So, hindi siya tulad ng sinasabi mo? Hindi siya tsaka? Kung hindi afam? Oo, afam nga dahil mukha siyang may lahi. Kaya nga, Monty, malamang may lahi, no? At saka kabaliktaran talaga siya sa lahat ng sinasabi ko. Ang gwapo niya. So, binabawi mo na mga panlalait mo sa kanya, ganun. Ganun na nga. Pero anong gagawin ko? Paano ko siya haharapin? Imagine, nahuli ko lang yung boyfriend, ex ko na pala na may ibang babae. Nagpakalasing na ako sa bar. Tapos nakipag one night stand ako sa boss kong ubod pala ng gwapo. Pero sobra kong nilait. Problemadong talak ni Batsy. Ano pa nga bang magagawa mo? Eh di move on. Hindi ka naman siguro na babalik kay Mike Bert, di ba? Siyempre naman, never no. Pero paano kasi, paano ko haharapin yung boss namin? Namomroblemang tanong ni Batsy sa kaibigan. Paano ba kasi nangyari na siya yung naghatid sa'yo sa apartment mo kagabi? Kasi nga, siya yung bartender na kausap ko kagabi sa bar. Siguro nung nalasing ako, siya na yung naghatid sa akin pa uwi. Hindi siguradong anya. Paano niya nalaman yung address mo? I'm sure kay Frederick. Ang tanga ko kasi, bakit ako naglasing kagabi? Isinubsob niya ang mukha sa throw pillow. Wala kang choice, bakla. Kailangan mong harapin yung boss mo. Or else, mag-resign ka na lang sa trabaho. Suggestion ni Becky na kaagad na ikinailing ni Batsy. No way! Hindi pwede. Alam mo naman na nagpapadala ako sa probinsya, no? May kapatid pa akong nag-aaral. Huminga siya ng malalim. Wala na talaga akong magagawa kundi harapin siya. Well, mukhang nakapag-desisyon ka na. Good luck, bakla. Balitaan mo ko, ha? At kung sakaling magbunga, pahingin na lang ng isa. Nakangising biro ni Becky sa kaibigan at binato naman siya ng throw pillow nang ma-realize ang biro niya. Loka ka, ha? Anong akala mo sa akin, inahing baboy? Malapit na, kapag hindi mo tinigilan ang pag-ubos ng pagkain ko. Nakangusong reklamo ni Becky. Niyakap naman ni Batsy ang kaibigan. Sorry na, bakla. Promise babawi ako sa'yo. Date tayo. Siguraduhin mo lang, ha? Tsaka kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo, bakla. Nakangiting tinapik ni Becky ang braso ng kaibigan na nakapulupot sa kanya. Salamat, bakla. Hindi ako nagkamali na pinuntahan kita dito. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ni Batsy dahil nailabas niya sa kaibigan niya ang mga pinagdadaanan niya. At nagpasya siyang harapin ang boss niya. Pero kinabukasan, nung papasok na sana siya sa trabaho ay pinanghinaan siya ng loob na harapin ang boss. Nahihiya siya na makaharap dito. Hindi lang dahil sa mga panlalait niya dito, kung hindi dahil na rin sa namagitan sa kanilang dalawa ng gabing yun. Frederick, pwede naman akong mag-file ng vacation leave, diba? Tanong ni Batsy sa binata nang tawagan siya nito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng binata. Yes, but you have to indicate your reason for taking a vacation all of a sudden. Bakit ngayon pa, kung kailan may importante tayong project? Kasi nga emergency. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano. Nakagat na lang ni Batsy ang pangibabang labi. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Frederick ang rason kung bakit gusto niyang magbakasyon muna. Are you avoiding me? Ha? Natigilan si Batsy at napatingin sa cellphone niya. Bakit nag-iba ang boses ni Frederick? At bakit ko naman siya iniiwasan? Nanlaki ang mga mata niya nang ma-realize kung sino ang nasa kabilang linya. Ang boss nila na pilit niyang iniiwasan. Hindi na si Frederick ang may hawak ng telepono nito. Come to my office tomorrow. We have to talk, Miss Trinidad. Seryoso ang boses ni Rodney, pero hindi alam ng dalaga na nakangiti ito sa mga oras na yun. Okay po, sir. Bye. Agad na tinapos ni Batsy ang tawag. Kinakabahang napahawak siya sa dibdib. Ang lakas naman ng kabog ng dibdib ko. Kalma lang naman, heart. Boses pa lang yung narinig mo. Paano pa kaya kapag nakaharap mo na siya bukas? Ay, bahala na nga. Pabagsak na nahiga siya sa sofa sa sala ng apartment niya. Ilang araw na siyang hindi pumapasok dahil sa pag-iwas sa boss niya. Pero mukhang kailangan niya na itong harapin. Kasalanan mo talaga lahat po, Mike Bert. Sigaw ni Batsy. Bumangon siya at sinusuntok-suntok ang throw pillow. Ini-imagine niya na lang na mukha yun ni Mike Bert.
Kinabukasan ay wala siyang choice kung hindi ang pumasok sa trabaho. Abot-abot ang kaba ni Batsy habang sakay ng elevator papunta sa opisina ng boss nila. Ayaw niya sana munang pumasok ng trabaho, pero no choice siya dahil pinapasok siya ng boss nila. Ayaw niya namang masisante kaya naman sumunod na lamang siya. Nang bumukas ang elevator sa floor ng opisina ng CEO ng kumpanya, ay halos hilahin ni Batsy ang sariling mga paa palabas. At nang nasa tapat na siya ng pintuan ay parang gusto na niyang umurong at umuwi na lang. Yun na nga sana ang gagawin ni Batsy. Pero bago pa niya maihakbang ang paa ay bumukas ang pinto ng opisina ng boss. Miss Trinidad, andiyan ka na pala. Please come in. Nakangiting nilakihan ni Rodney ang bukas ng pinto ng opisina niya. Napangiti na lang ng alanganin si Batsy tsaka tumalima. Okay boss. Pagkapasok ng dalaga ay nilak ni Rodney ang pinto ng opisina niya. Napasinghap at nanlalaki ang mga mata na niyakap ni Batsy ang sarili. Sir, wag po. Alam ko po na may nangyari na sa atin, pero bunga lang po yun ang kalasingan ko. At dahil sa panluloko sa akin ang hinayupak na Mike Burt na yun. Naipikit pa niya ang mga mata sa pag-aakalang may binabalak na gawin sa kanya ang boss niya. What are you saying, Batsy? Don't tell me na iniisip mo na... Hindi na ituloy ni Rodney ang sasabihin. Bagkus ay bumunghalit ito ng tawa. Napanganga si Batsy, hindi na lang dahil sa malakas na pagtawa ng boss niya, kung hindi dahil na rin sa tinawag nito sa kanya. Tinawag niyo akong Batsy? Hindi makapaniwalang tanong ni Batsy kay Rodney. Huminto naman sa pagtawa si Rodney, tinarap ang dalaga. Yeah, I called you Batsy because I want to. Bakit? Sila lang ba ang pwedeng tumawag nun sa'yo? Salubong ang kilay na tanong nito kay Batsy. Hindi naman po sa ganon. Iba lang po kasi yung dating kung ikaw yung bumabanggit ng palayaw ko, sir. Hindi makatingin ng tuwid si Batsy kay Rodney. Napangiti naman ang binata sa narinig na naging reaksyon ng dalaga. So, may epekto pala ako sa'yo. Po? Halos mahigit ni Batsy ang paghinga nung isandal siya ni Rodney sa dingding tsaka nito hinarang ang mga braso sa dalawang tagiliran niya. I guess, kailangan talaga nating mag-usap, Batsy. Napapikit muli si Batsy. Nang dumilat siya ay nalaki ang mga mata niya dahil sobrang lapit na ng mukha ni Rodney sa mukha niya. Ano po ba yung pag-uusapan natin, sir? Kailangan po ba talaga na ganito tayo kalapit sa isa't isa? Halos pigil na niya ang paghinga. Buti na lang hindi tuyo o daing ang ulam niya kanina. Sobrang lapit na kasi talaga ng mukha ng binata sa kanya. Mag-usap tayo tungkol sa atin. Tungkol sa atin? Kumunot ang noo ni Batsy sa narinig. Walang tayo, sir. Nagkasalubong ang kilay ni Rodney sa narinig at hindi inaasahan ni Batsy ang sumunod na ginawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Batsy nang halikan siya sa labi ng binata. Nakangisi naman na tinignan ni Rodney ang reaksyon ng dalaga. You are wrong. Merong tayo. The fact na may nangyari na sa atin that night, it means na may pananagutan ako sa'yo. Kaya from now on, wala ka nang magagawa. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Nang makabawi mula sa pagkakahalik ng boss ay tsaka lamang nakapagsalita si Batsy. Ano po yung ibig mong sabihin? Tinignan ni Rodney ang mga mata ni Batsy. From now on, I will court you. At hindi mo ako pwedeng pigilan. I'm your boss, remember? Pero... No buts, Batsy. I will court you. Until you'll fall in love with me. Seryoso ka ba dyan sa mga pinagsasabi mo, sir? Don't call me sir from now on. Just call me Rodney or just Rod. Pero ano kasi? Anong sasabihin ng mga kasama ko dito? Ng pamilya mo? Mamaya isipin pa nila na gold digger ako. I don't care about what they're going to say. My decision is final. And there's nothing you can do to stop me. Desididong tura ni Rodney na hindi pa rin lumalayo kay Batsy. Kaya pasimple siyang tinulak palayo ng dalaga. At bakit mo naman gagawin yan, sir? Dahil naaawa ka sa akin? Kasi niloko ko ng ex ko? O dahil ikaw ang nakauna sa akin? Don't worry, sir. Hindi naman ako maghahabol na panagutan mo ko eh. Humakbang palayo si Batsy pero napasinghap siya nang bigla siyang hatakin ni Rodney palapit dito. I said, stop calling me, sir. And listen to this, okay? Hindi ako naaawa sa'yo o dahil lang sa may nangyari sa atin. At ako ang nakauna sa'yo. I'm doing this
Because I like you. Sinabi ni Rodney ang mga katagang yun habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. At sobrang lapit na naman ito kay Batsy. Hindi naman makapaniwala si Batsy sa narinig. Gusto mo ko? Yes, I like you. Matagal na. Kahit puro panlalait sa itsura ko ang narinig ko mula sa'yo. Pag-amin ni Rodney na ikinalaki ng mga mata ni Batsy. Alam mo yun? Isinusumbong ba ako sa'yo ni Frederick? No, of course not. There's a CCTV camera in your office. And I heard you one time in the cafeteria. Napapakamot naman sa ulong pag-amin ni Rodney. Namumula ang mukha na natutop ni Batsy ang bibig. Narinig mo lahat ng mga pinagsasasabi ko? Yes, loud and clear. Nakangising tugon ni Rodney na mas lalo pang hinapit ang dalaga palapit sa kanya. Huh? Nakakahiya! My gosh! Lupa! Kainin mo na ako ngayon! Nahihiyang isinobsob ni Batsy ang mukha sa malapad na dibdib ni Rodney para itago ang kahihiyan. Hindi naman mapigil ang matawa ni Rodney sa inakto ng dalaga. Kaya patas lang tayo. Kailangan mo ding panagutan ang mga panlalait mo sa akin. Napaangat ng ulo si Batsy sa narinig. Paano ko naman gagawin yun? Just let me court you and love you, Batsiba Trinidad, Rodney said. And he is about to kiss Batsy again, pero biglang may kumatok sa pinto. Sir, may meeting po kayo in a minute. Informa ni Frederick sa boss mula sa labas. Fine, I'll be at the conference. Pinakawalan na niya si Batsy pero bago maghanda para sa meeting ay hinarap niya muna ang dalaga. Hindi pa tayo tapos mag-usap, okay? Tsaka ito lumabas ang opisina niya para magpunta sa conference room. Mula nga ng araw na yon ay niligawan ni Rodney si Batsy. Hatid sundo nito sa apartment ang dalaga. Sa office naman ay nadadatna na lang ng dalaga na may bulaklak at kung ano-ano ang mesa niya. Pero kahit ganun ay naging professional pa rin naman ang dalawa pagdating sa trabaho. Samantala, kilig naman ang mga kaopisina ni Batsy para sa dalaga. Kadalasan ay inuulan siya ng tukso ng mga ito. Gaya na lamang nang nasa pantry silang magkakatrabaho. Saglit lang! Tabi! Baka maapakan niyo yung buhok ni Batsy. Tigilan mo nga ako dyan, Tony. Ayan na naman kayo, ha? Ako na naman yung pinagpipiestahan niyo. Sabay irap niya sa mga kasama. Nagtimpla siya ng kape tsaka naupo sa isa sa mga mesa doon. At sinundan naman siya ng mga katrabaho ng mga taga-ibang department. Akalain mo yun, no? Sa ating lahat, ikaw yung sobrang lupit kung manlait kay sir. Tapos ikaw pala yung matitipuhan niya. Komento ng taga-marketing department na si Farah. Iba rin ang kamandag nitong si Batsy. At nakuha pang magpakipot, girl, ha? Samantalang kaming lahat nangangarap ng mapansin ang ubod ng yummy pala nating boss. Sabay ingus ni Greta na taga-finance department naman. Bakit? Pinapansin din naman kayo ni boss sa anya sa mga ito. Oo nga, para utusan, para magtanong tungkol sa trabaho. Samantalang ikaw, hatid sundo, may pa-coffee, flowers at chocolates pa. Sabay tungga sa juice ni Haley na taga-advertisement department. Share mo naman sa amin yung sekreto mo, girl. Paano mo napaibig ang oozing with kagwapuhan, hotness, yumminess, and richness nating boss? OA na tanong naman ni Yula na taga-HR department. Napapailing na lang si Batsy habang humihigop ng kape. Araw-araw na lang ay ganoon ang eksena sa pantry. At kahit sa ang parte ng building, basta magsasama-sama sila. Bukang bibig na mga ito ang panliligaw sa kanya ng boss nila. Pero gaya din ng mga katrabaho, hindi rin naman makapaniwala si Batsy sa mga nangyayari. Sinong mag-aakala na magkakagusto sa kanya ang gwapong boss nila? Feeling nga niya ay nagtitrip lang ito sa kanya. Pero feeling lang talaga niya yun. Dahil pinapatunayan ni Rodney na seryoso siya sa ginagawang panliligaw sa dalaga. Seryoso? Gusto mong makilala ang pamilya ko? Hindi makapaniwalang react ni Batsy nang ayain siya ni Rodney na umuwi sa kanila sa probinsya. Yeah, I'm serious. I want to meet them personally. Pero may trabaho po ako dito, sir. Hindi na ituloy ni Batsy ang sasabihin nang bigla siyang halikan ng mabilis ni Rodney. Namumula ang mukha na napatakip siya ng bibig. Bakit mo ko hinalikan? Every time natatawagin mo kong sir, ay ikikiss kita. That will be your punishment. Oh my, talaga ba? Punishment ba yun? Ang sarap naman ng punishment na yun. Sa loob-loob ni Batsy.
Tumikim muna ito bago muling magtanong. Seryoso ka na gusto mong makilala yung pamilya ko? I'm dead serious. Pinaschedule ko na ang alis natin kay Frederick. You have 3 days off for that. Saad ni Rodney, na ikinanganga naman ni Batsy. Hulo, seryoso ka talaga? Nakaset na agad-agad? Yes, I'm always serious when it comes to you, Batsy. Sabay kindat niya sa dalaga na pulang-pula naman ang mukha sa mga oras na yun. Whatever, sir. I mean, Rodney. Muntik na naman itong nagkamali ng tawag sa binata. Sayang, akala ko magkakamali ka. Nakangisi namang tura ni Rodney. Che, babalik na po ako sa trabaho. Alright, see you later at lunch. Tuwing break ay sabay silang kumakain sa pantry ng kumpanya. Si Rodney na ang nag-adjust dahil ayaw ni Batsy na kumain sila sa mga mamahaling restaurant. Halos isang buwan na rin ang panliligaw ni Rodney kay Batsy. Nang sumunod na araw ay hindi inaasahan ni Batsy na totohanin talaga ni Rodney ang pagpunta nilang dalawa sa pamilya ng dalaga sa probinsya. Maaga pa lang ay sinundo na siya ng binata sa apartment niya. Kaya naman sobrang gulat ng kakagising lamang na dalaga. Seryoso ka nga talaga? Nakamaang sa binata na tanong ni Batsy kay Rodney. Prente itong nakaupo sa sofa. I told you, Batsy, I'm always serious when it comes to you. Kaya mag-impake ka na, we will be staying there for 3 days. Oo na, mag-impake na. Papakilig pa eh. Bubulong-bulong na nagpunta ng kwarto para mag-impake ang dalaga. Nangingiti na naiwan sa sala si Rodney. Pagkatapos mag-impake ni Batsy ay bumiyahe ng dalawa pupunta ng Zambales, kung saan nakatira ang pamilya ni Batsy. Sigurado ka talaga dito sa gagawin mo? Pwede pa tayong bumalik? Tanong ni Batsy sa nagmamaneho ng kotse na si Rodney. Nangingiti na sinulya pa ni Rodney ang dalaga at saka binalik sa daan ng tingin. Ang kulit mo talaga. Seryoso nga ako, wala nang urungan. I want to meet your family, okay? Relax, will you? Sisiguraduhin ko na magugustuhan nila ako para sa'yo. Kumindat pa ito sa dalaga. Napabuntong hininga na sumandal na lamang sa upuan si Batsy at tumanaw sa labas ng bintana. Bahala ka na nga. Pagkatapos ng halos 6 na oras na biyahe na mailang stopover, ay narating din ng dalawa ang Subic, Zambales, kung saan nakatira ang pamilya ni Batsy. Ate! Sinalubong ng yakap si Batsy ng dalawang nakababatang kapatid pagkapasok niya sa bakuran ng bahay nila. Betty! Beatrice! Namiss ko kayong dalawa! Asan si inay at titay? Nasa loob, ate. Ginulat mo kami. Hindi namin alam na uuwi ka. Wika ni Betty sa nakakatandang kapatid. Nagulat din ako eh. Napapakamot ng ulo na wika ng dalaga. Napalingon sila sa labas ng bakura nang tumikhim si Rodney. Ay, may kasama pala ako. Pasensya na. Natatarantang binalikan niya ang binata para tulungang magbitbit na mga dala nila. Napanganga naman ang mga kapatid ni Batsy na makita ang binata. Hala, may artista ka bang kasama, ate? Manghang tanong ni Beatrice. Gwapo lang to, pero hindi siya artista. Mga kapatid ko nga pala, sina Beatrice at Betty. Pakilala ni Batsy sa mga kapatid. Si Rodney nga pala, boss, maliligaw ng ate nyo. Inunahan niya si Batsy sa sasabihin sana nito. Napasinghap naman ang mga kapatid ni Batsy sa narinig, tsaka ang mga ito nag-uunahan na tumakbo papasok ng bahay. Nay! Tay! Si ate po nandito! May inuwing lalaki! Sigaw ni Beatrice habang papasok ng bahay. Natampal na lamang ni Batsy ang sariling noo. Nangingiti naman si Rodney sa tabi niya. Dahil sa sigaw ni na Betty at Beatrice ay napalabas ng bahay ang mga magulang ni Batsy. Kaagad namang lumapit sa mga ito si Rodney para magmano. Kaawaan ka ng Diyos, iho! Wika pa ng ina ni Batsy sa binata. Pumasok na tayo sa loob nang makilatis ka namin. Biro pa ng ama ni Batsy na si Mang Leo. Sandali lang po. Ipapasok ko lang po mga pasalubong namin sa inyo. Bumalik si Rodney sa kotse niya para kunin ang mga pasalubong na tinutukoy nito. Nang maipasok ng binata ang lahat ng biniling pasalubong mula Maynila, ay nagulat ang mga magulang at kapatid ni Batsy. Halos mapuno na kasi ang sala nila sa dami ng pasalubong ng binata. Ah, iho, bakit ang dami naman yata nitong pasalubong mo sa amin? Nag-abroad ka ba? Manghang tanong ng nanay ni Batsy na si Aling Betsay. Actually, galing nga po sa abroad yung iba dyan. Nanggaling po kasi ako ng Hong Kong at US nung isang linggo. Yung iba naman po, sa Manila ko lang pinabili sa assistant ko.
Sana po magustuhan niyo po yung mga pasalubong ko. Magalang na wika ni Rodney. Hindi ka na sana nag-abala pa, iho. Masyado naman itong marami. Pero maraming salamat. Masama ang tumanggi sa grasya. Kaya hindi namin tatanggihan to, sabi ni Mang Leo. Si Itay talaga? Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang mag-abali eh. It's okay, Batsy. Pamilya ko na rin sila, kaya ayos lang. Hulo, pamilya agad? Bakit? Boyfriend na ba kita? Hindi pa. Magiging boyfriend pa lang. Boto naman po kayo sa akin, di po ba? Nay, Tay, baling ni Rodney sa mga magulang ni Batsy. Abay, sa gwapo mong yan, iho. Botong-boto. Tugon ni Aling Betsay sa binata. Pero syempre, kailangan ka pa rin naming makilala. Dagdag pa ng ginang. Willing naman po akong patunayan na karapat-dapat po ako kay Batsy, Nay. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, kaya handa po akong maghintay. Sabay sulyap niya sa katabing si Batsy. Kinilig naman si Batsy sa narinig. But at the same time ay napataas siya ng kilay. Huwagas makananay ha, sa isip-isip ng dalaga. Ang haba ng hair ni ate ha. Kuya Rodney, salamat sa mga pasalubong mo ha. Ang bango nitong mga pabango at may mga damit din at sapatos. Mukhang mamahalin pa ang mga ito ha. Komento ni Betty habang abala sa pagkakalkal sa mga pasalubong ni Rodney. Oo nga, pati itong mga pagkain mukhang pang isang buwan na namin itong supply. Maraming salamat kuya. Nakangiting sabi naman ni Beatrice sa binata. Pero anong nagustuhan mo dyan sa ate ko? Eh bukod sa masungit yan, masyado rin matabilang dila niyan. Dagdag pa nito na ikinalaki ng mata ni Batsy. Abat kita mo tong batang to? Kung makapagsalita ka parang wala ako dito ha? Reklamo ni Batsy sa kapatid. Bakit? Kanino ba nagmana yung katabilan ng dila ko? Pasimple itong tumingin kay Aling Betsay na abala na rin sa pagtingin sa mga pasalubong ni Rodney. Ako bang pinariringgan mo, Batsy ba? Tanong ni Aling Betsay sa anak. Agad namang niyakap ng dalagang ina. Ang inay naman hindi mabiro. Talaga namang mana ako sa iyo eh. Kaya nga maganda ako, diba? Paglalambing niya sa ina. I agree. Sa inyo po naman ni Batsy yung kagandahan niya. Banat naman ni Rodney. Pareho namang nag-blush ang mag-ina. Nako, pumapalakpak na ang tenga ng mag-ina. Salamat iho sa mga pasalubong mo. Pero sa susunod ay kahit hindi ka na mag-abala, sapat na maging totoo ka sa amin at wag na wag mong sasaktan yung anak namin. Mahabang litanya ni Mang Leo. Opo, Tay. Pangako po, hindi ko po sasaktan ang anak niyo. May dala po pala akong imported na alak para sa inyo. Nandyan po sa mga kahon. Nako, pumapalakpak ang tenga niyang tatay niyo. Ganti namang wika ni Aling Betsay sa asawa. Nagtawanan na silang lahat. Pagkatapos magsalo ng hapunan ay pinagpahinga na muna ng mag-anak ang dalawa dahil napagod ang mga ito sa biyahe. Inihatid ni Batsy sa kwarto niya si Rodney. Sigurado ka na ayos ka lang dito matulog? Nilinis naman to ni nanay. Pero baka gusto mong sa hotel na lang magstay. Alanganing tanong ni Batsy pagkapasok niya sa kwarto. Kumunot naman ang noo ni Rodney sa narinig. Why would I stay in a hotel? Nandito ako para makilala ang pamilya mo, hindi para magbakasyon. And besides, I like it here. Kasi magkatabi tayo. Sabay kindat niya sa dalaga. Pulang-pula ang mukha na nag-iwas ng tingin si Batsy sa binata. Che, huwag kang filingero, no? Hindi tayo magtatabi. Sa kwarto ng kapatid ko ako matutulog. Sabi ko nga. Napakamot na lamang ng ulong wika ni Rodney. Edi, bigyan mo na lang ako ng goodnight kiss. Gumusupa ito sa dalaga. Bakit? Tayo na ba? Di ba nanliligaw ka pa lang, sir? Huli na para bawiin ni Batsy ang sinabi. Mabilis na siyang nahalikan sa labi ni Rodney. Kunwari ka pa. Sinadya mong tawagin akong sir para mahalikan kita eh. Nakangising turan niya sa dalagang pulang-pulang mukha. Che, diyan ka na nga. Good night. Ibinato ni Batsy ang unan sa mukha ni Rodney tsaka lumabas na ng kwarto. Good night. See you in my dreams. Pahabol na sigaw ni Rodney sa dalaga. Nangingiti na nahiga ito sa kama. Si Batsy naman ay kinikilig na nagpunta sa kwarto ng mga kapatid niya. Halo, si ate namumula. Puna ni Betty sa ate niya. At mukhang kinikilig pa. Segunda pa ni Beatrice. Che, magsitulog na nga tayo. Nahiga na sa kama si Batsy at nakatalokbong ng kumot.
Kinabukasan ay nagising si Batsy na wala na sa tabi niya ang mga kapatid. Nang lumabas siya ng kwarto ay nagkakagulo ang mga ito sa kusina. Anong nangyayari? Ang aga-aga, sobrang ingay niyo dyan. Napataas ang kilay ni Batsy nang makita niya na nasa harapan ng kalan si Rodney at naka-apron. Anong ginagawa mo? Ate, ipagluluto ka doon ng almusal ni Kuya Rodney. Lumapit si Betty sa kapatid. Kanina, nagtimpla siya ng kape doon. Dala yung coffee maker ni Itay. Abay tuwang-tuwa at kesarap daw ng kape. Kwento naman ni Beatrice. Napatingin si Batsy sa binata na abala sa pagsasangag ng kanin. Mukhang nagpapa-impress ito sa pamilya niya. Walang ano-ano'y bigla na lang nalukot ang mukha ng dalaga. Ano yung naamoy ko? Hindi ako ate, naligo na ako ha. Umiling pa na sabi ni Beatrice. Hindi rin ako ate, segunda naman ni Betty. Not me also. Pwede mo pa akong amuyin kung gusto mo. Nakangiting wika ni Rodney sa dalaga. Napasimangot naman si Batsy. Ang baho talaga eh. Parang alam ko na kung anong mabaho. Lumapit ito kay Rodney at inamoy-amoy ang niluluto nito. Ang baho ng bawang? Sabay takbo niya sa lababo at sumuka. Hey, are you okay? Hinagod ni Rodney ang likod ni Batsy at itinaas ang buhok nito. May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga. Nagkatingin na naman si Betty at Beatrice. Akmang may sasabihin sana ang dalaga pero may naunang magsalita sa kanila. Buntis ka ba anak? Tanong ng kagagaling lang sa labas na si Aling Betsay. Buntis? Magkapanabay na bulalas ni na Rodney at Batsy na nagkatinginan ang dalawa. Oo ate, kasi si Thomas yan ang naglilihi. Nagsusuka sa umaga. Turan ni Beatrice. Oo nga. Tapos sobrang bahong-baho ka sa bawang, samantalang paborito mo naman yun sa sinangag ate. Dagdag pa ni Betty. Natutop ni Batsy ang bibig nang may narealize siya. Hindi pa nga pala siya dinadatnan ngayong buwan. Nang sumulyap siya kay Rodney ay nangunot ang noo niya. Ngiti-ngiti kasi ito. Ba't kang umingiti dyan? I'm going to be a father. Sambit ito na ikinalaki ng mga mata ni Batsy. Sakto namang pumasok mula sa likod ng bahay si Mang Leo na may dalang itak. Sinong buntis? Tanong nito. Nagkatinginan silang lahat. Pasimple namang pumunta sa likod ni Batsy si Rodney. Pagkatapos nilang mag-almusal ay kinausap ng mag-asawa ang dalawa ng masinsinan sa sala. At inamin ng dalawa ang nangyari sa kanila ng malasing si Batsy. Dahil sa panluloko ng dating nobyo na si Mike Burke. Pero hindi inaasahan ng dalaga ang aaminin ni Rodney sa harap ng mga magulang niya. Pasensya na po, Nay, Tay. Kung hindi ko po napigilan ang sarili ko ng gabing yun. Kahit si Batsy po yung nag-initiate, dapat hindi po ako bumigay sa kanya. Dahil ako yung nasa katinuan. Nanlaki ang mga mata ni Batsy sa sinabi ni Rodney. Siniko niya ito pero hindi man lang siya nilingon ng binata. Ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Pero ang totoo po niyan ay matagal ko nang gusto yung anak niyo. Unang kita ko pa lang sa kanya, na in love na po ako sa kanya. Kaya nang nakita ko na isa siya sa nag-a-apply para maging assistant ng sekretary ko, ay agad ko siyang pinili. Hindi pa rin tumitingin si Rodney sa dalaga. Napasinghap naman si Batsy sa narinig. Saan at kailan mo ko nakita? Tanong niya sa binata. Tumingin si Rodney sa dalaga at ngumiti. Remember the man you helped on the road? He's my abuelo. May Alzheimer's na siya. At nakalabas siya ng gate ang hindi namamalayan ang bantay niya that day. Lolo mo yung matandang kamutik ng masagasaan sa kalsada? Yes. You saved him, Batsy. Kaya nung nakita kita sa kumpanya, imbis na magalit ako sa mga panlalait mo kahit hindi mo pa ako nakikita, natuwa pa ako sa'yo. And sa paglipas ng mga araw na nakikita kita sa office ay mas lumalim pa yung nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nang makita kita sa bar, nagpanggap akong bartender. Mahabang kwento ni Rodney na ikinagulat ni Batsy. At mabuti na lang ginawa ko yun. Mabuti na lang ako ang nakasama mo nung gabi na yun. At willing ako na panagutan ka, Batsy. Handa ako na pakasalan ka. Kahit mag-asawa na tayo, I will still court you. Hindi ako nangangako dahil gagawin ko talaga yun. Dugtong pa niya. Naiyak na nayakap ni Batsy si Rodney. Hinalikan naman ito ang noon ng dalaga. Mahal, mukhang wala na tayong problema. Nakangiting wika ni Aling Betsay sa asawa. Mukhang kailangan na nating katayin ang mga alaga nating baboy.
Nakangiti namang wika ni Mang Leo. Kinabukasan ay umuwi ng Maynila si Rodney para sanduin ang kanyang mga magulang. Namanika na mga ito kina Batsy. Tuwang-tuwa ang mga magulang ng binata na makilala ng mga ito si Batsy. Kahit mayaman ang pamilya ni Rodney ay magkasundo ang mga magulang ng dalawa. Kaya naman madaling napag-usapan ang petsa ng kasal ng dalawa, kung saan ito gaganapin at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng pamamanhikan ay bumalik na ng Maynila sina Batsy at Rodney. Assistant Secretary pa rin si Batsy sa kumpanya ni na Rodney. Pero nagkasundo sila na titigil na ito sa pagtatrabaho pagkatapos ng kasal nila. Habang inaasikaso ng dalawa ang kasal nila, kasabay nito ang paninigurado nila na maayos ang pagbubuntis ni Batsy. Kaya naman hands-on si Rodney sa pagsama sa check-up ng dalaga. Maaga pa lang ay nasa clinic na sila ng OB. Dapat hindi ka nalang sumama eh. Pabulong na turan ni Batsy kay Rodney. Habang naghihintay sila na tawagin sila para pumasok sa loob ng clinic ng OB. Why? Si Frederick na naman bang gusto mong sumama sa'yo dito? Salubong ang kilay na tanong ni Rodney sa dalagang fiancé niya na ngayon. Natawa naman si Batsy sa ekspresyon ng mukha nito. Nagsiselos ka na naman kay Frederick. Maawa ka nga dun sa tao. Hindi naman niya kasalanan na napaglihian ko siya nung unang linggo ng pagbubuntos ko eh. Tinusok-tusok pa niya ang pisngi ng nobyo. Huwag ka nang magselos, okay? Ayoko lang naman na sumama ka dito kasi naiinis ako na pinagtitinginan ka ng mga babae dito. Hininaan pa nito ang boses para hindi marinig ng mga katabi nila. Napangiti naman si Rodney sa tinuran ng dalaga. Silosang buntis. Huwag kang mag-alala kasi hindi ko naman sila titignan. Sa'yo lang ako nakatingin. Kasi ikaw lang ang maganda para sa akin. Sabay halik niya sa noon ng nobya. Kinikilig naman na napangiti si Batsy. Talaga? Kahit tumaba na ako kapag lumaki na yung tiyan ko? Nakangusong tanong nito. Kahit lumaki ang tiyan mo at tumaba ka, sa'yo lang ako titingin. Ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. I love you, Batsy. Buong puso na sabi ni Rodney. I love you too. Inihilig ni Batsy ang ulo sa balikat ng nobyo. Maya-maya ay tinawag na ang pangalan ni Batsy. Pumasok na sila sa loob ng clinic para sa prenatal check-up nito. Pagkatapos ng check-up ay ang kasal naman ang inisikaso ng dalawa. Okay na bang wedding gown mo? Sigurado ka na wala ng adjustment na kailangan? Naniniguradong tanong ni Rodney. Nasa butik sila para sukatin ang isusuot nila sa kasal. Gusto sana ng dalawa ng simpleng kasal na lang dahil nasa pagbubuntis ni Batsy. Pero hindi pumayag ang parents nila. Kaya tuloy ang engranding kasal ng dalawa na gaganapin sa isang isla sa Zambales. Wala na, okay na. Hindi naman siguro yung sisikip sa akin. Kasi sa makalawa na yung kasal natin. Alright, everything is ready. At wala nang urungan. But I have a question for you. Ginagap ni Rodney ang kamay ni Batsy. Ano yun? Wag math ha, kinakabahan ako. Biro ni Batsy na ikinatawa naman ni Rodney. You're really funny. Pero seryoso na. I just want to ask you if you're going to marry me. Dahil mahal mo ko at dahil hindi nabuntis kita. Sigurado ka na ba na papakasalan mo ko? Hindi ka napipilitan lang? Napangiti si Batsy tsaka ikinulong ang mga palad niya sa mukha ng nobyo. Rodney, hindi ka mahirap mahalin. Hindi ako magpapakasal sa'yo kung wala akong nararamdaman sa'yo. Hindi kita pakakasalan dahil lang sa buntis ako at magkakaanak na tayo. Papakasalan kita kasi may nararamdaman na rin ako sa'yo. Siguro hindi kasing lalim ng pagmamahal mo sa akin. Pero alam ko na habang tumatagal na magkasama tayo, ay mas lalo pa kitang mamahalin. Kasi mabuting tao ka. Kasi kamahal-mahal ka. Kaya kahit ilang buwan pa lang tayo, naniniwala ako na magiging masaya tayo. Kasama nitong magiging anak natin. Inihawak niya ang isang kamay sa tiyan na medyo may umbok na. I'm happy to hear that, Batsy. Hindi ako nagkamaling mahalin ka. Hinalikan niya sa labi ang nobya. Ay, PDA alert! Mga bagets, huwag kayong titingin. Hala, mauna na tayo sa kotse. May lovebirds na nagtutukaan dito. Natawa na lang ang dalawa ng hilahin palabas ng butik ni Becky, sina Beatrice at Betty. Kasama kasi sila ng mga ito na nagsukat ng mga damit na susuotin ang kasal ng dalawa. Si Becky talaga. Sabi ko sa'yo tulungan mo na si Frederick na pikutin niyang best friend ko eh. Para hindi na maging bitter. Pabirong sabi ni Batsy. Hayaan mong dumiskarte si Frederick. Pinayuhan ko na yun. Huwag kang mag-alala. Hi, I'm so excited to marry you.
Hinaplos ni Rodney ang pisngi ng asawa. Mabuti na lang talaga nagpanggap kang bartender ng gabing yun, no? Kung hindi, baka kung sinong lalaking nahila ko. Siyempre hindi ako papayag, ano? Kaya nga pinaubaya ko kay Frederick ang kliyente that night. At hindi ko pinagsisihan na mas inuna kita kaysa sa kumpanya. Dahil success, ikakasal na tayo ngayon. Pinikot mo talaga ako eh. Of course not. Ikaw kaya yung humalik sa akin ng gabing yun. Pinipigilan nga kita eh. Ayaw mo namang magpaawat. Kaya pinagbigyan na lang kita. Sabay kindat niya sa nobya. Namumula ang mukha na nahampas tuloy ni Batsy ang braso nito. Pagkaraan ay nagtawanan na lamang silang dalawa. Sumapit ang kasal ng dalawa. Imbitado ang lahat ng kaopisina ni Batsy, mga kamag-anak nila sa Zambales at ang mga kaibigan at kamag-anak din ni Rodney. Masaya ang lahat para sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Pagkatapos ng kasal ay ini-enjoy ng mga bisita ang magandang isla. Habang ang bagong kasal ay masayang pinapanood ang mga bisita sa honeymoon suite kung saan tanaw nila ang kabuuan halos ng isla. Ang ganda ng lugar na to. Siguradong tuwang-tuwa sila nanay at tatay, pati na mga kapatid ko sa kwarto nila. Masayang tura ni Batsy habang nakayakap sa bewang ng asawa. I'm sure, masaya na rin si Frederick at Becky sa kwarto nila. Napasinghap si Batsy sa sinabi ng asawa. Pinagsama mo sila sa iisang kwarto? Oo, sabi mo tulungan ko si Frederick na pikutin yung best friend mo, diba? Napabunghalit ng tawa si Batsy sa sagot ng asawa. Hindi ko naman akalain na tutuhanin mo, no? Sabi mo hahayaan mong dumiskarte si Frederick eh. Pero excited ako kung anong mangyayari sa dalawa. Mas excited ako sa mangyayari sa ating dalawa. Sabay halik niya sa asawa. Che, may excite ka pa, eto na nga, nagka-baby na nga tayo oh. Itinuro ni Batsy ang son. So what? Kahit tumaba ka pa, palagi pa rin akong excited sa'yo. Maingat na niyakap ni Rodney ang asawa. I love you, Batsiba Trinidad Monty. Sambit niya sa dalaga. I love you so much more. Inilapit ni Batsy ang mukha sa asawa at tinalikan nito. Buong puso naman itong tinugunan ni Rodney. Makalipas ang ilang buwan ay nagsilang ng triplet si Batsy. Kaya naman hindi talaga pumayag si Rodney na magtrabaho ang asawa para matutukan nito ang mga anak nila. At sinisigurado rin niya na matutulungan niya ang asawa sa pag-aalaga sa triplets. At the same time, ay pinapadama niya pa rin ang pagmamahal niya dito. Gaya ng ipinangako ni Rodney na kahit kasal na sila, ay araw-araw pa rin niya itong liligawan. Kaya naman sila ay namuhay ng masaya at payapa. Wakas! Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pakikinig sa ating kwento. Hi po pala kay Ma'am Venus Raganta from Malaysia, Dory Gaid from Italy, June Gumahad from Katipunan, Zamboanga del Norte, Yoli Bakakaw po listening from Kuwait, Dinaline Delfinado listening from Singapore, Irish May Martel listening from Singapore, at Tessie Olarte from Pangasinan. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga kwento araw-araw na punong-puno ng pagmamahal, aral at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.